This is Wise Granger. Nakakita na, nakikita ng mga fans sa Blacklist International na kapag sustain si Wise, napakarami ng mga bagong ginagamit na hero. Pero bumalik ang Granger. I think ang philosophy behind this pick is tatapatan nila yung poking capability na meron ang kupunan ng Echo. Yeah. Definitely with the Death Zone Atas, mapapakalahati ka agad yung buhay and you have extra damage. Yun nga lang, kapag ikaw ay Marksman Jungle, kailangan mag-snowball ka kasi item-dependent ka. Yep. And remember, may hawak na glue ang side ng Echo, a fighter that really strives up against Marksman. Pero gusto ko i-support yung ideology ng Blacklist dito kasi nabanggit sa akin ng mga international coaches natin, yung Granger, pinantatapat nila sa Fredrin. Kasi okay, laging nasa harap and every time natatamaan ka ng Rhapsody, nagkukooldown yung Rondo. So more mobility in the fights will provide Blacklist some form of engaging capabilities up against Echo. Ito din yung crucial dito sa storyline natin. May mga bagong players na makikita for Blacklist International, for Echo. Medyo wala silang information pa, yeah, para doon. Pero ganun pa rin. It is still a rematch for our teams, but for Echo, they're owning the map in a way na si Yaoi, itong hero niya, is more on, yeah, the AoE. Nagme-make sense yung sinasabi mo, no? Parang alam na kasi na ito yung vintage Echo ng Blacklist International na nakalaban nila nung M4. That's why kailangan mag-step up ni Super Red and ni Yue on this game na magpakita ng bago. Magpakita ng bagong galaw. Lalo-lalo na magkatapata, Super Red up against Bagyong Benny. Yeah. Na-mention natin kanina na ang taas ng capability ng Moskov bang outplay sa level 1. Oo, alam mo yan. Beatrix, mag-Moskov, kalaban. Pero ang danger dito, naka-inspire si Super Red. Again, susceptible siya sa mga setups na pwede manggaling kay Yaoi. Lalo pa, available yung flicker. And I like the battle spell choice camera from Yaoi dito. Sabi niya, okay, dapat mas marami akong flicker. Doon tayo sa pull yourself together para mas maraming engaging capabilities ang Echo. Napakaganda rin ginagawa ng Echo dito. Ang rotation talaga nila is nakafocus din kung saan na uusbong yung mga other objectives para sa ating laro. Ang bilis na kanilang positioning, yeah, dito sa ating third objective, Blacklist International, parang walang movement para, yeah, mag-contest. Yeah. Ito yung nakocomment ko para sa Echo eh. Meron silang respect the call na tinatawag pag chinek mo yung kanilang mga mic check. Kaya sila napapadalas pag na nice G, nice board. Kapag alam ni Sanford, alam ni Sanji na lamang siya. Alam din ng Echo, nire-respeto ng Echo na alam ng San boys yun. Yeah. Kaya magko-call sila, o sige, kunin mo muna yung turtle, may retry ako, then we go. Doon nila na master yung kanilang comms. And look at this. Nanakaw pa ni Bell Beauty. So it's all about map awareness ngayon para sa ating dalawang teams. And nandun pa rin yung lead for Echo. And for Blacklist International, this is not the usual na para nakikita natin before na rotate, yeah, lang na rotate. And even for Echo, House of Highlights ang binanggit natin. Pareko. Although si Sanford dito ay mapipilitan muna, yeah, na lumayo saglit. And hindi ito yung usual action kung action. Yeah. Ano muna, tempo muna para sa ating dalawang kuponan. Yeah. I would say Blacklist is doing a fantastic job of controlling yung tempo na pwedeng ihatid ng Echo. Kasi si Echo dito, yung gusto, ang gusto nila is maging, ano, maging action Jackson tool dito. Sabi natin, ultimate from the Atlas, yun yung combo! Ooh. Pero ang ganda ng count outdoor! Sige, combo rutin nyo kami, meron kami pang counter go! Nice save! Walang iba kundi, syempre, kay OMIV para iligtas Super Red. High-quality ML ang nakikita natin dito. Even for Echo, nandun yung disiplina. Even for Blacklist International, after na hindi na nila pinilit mamatay ng pagbagong teamfight. Yeah, it ties up to what I was saying earlier, no, na si Blacklist nagre-react sa ginagawa ng Echo. But hold that on Cartesi. Mm-hmm. Benny QD with, oh, a snipe. Aroy! Kinulang lang ng isa. Nabuhay pa si Wise. Wise, mapapa-out na lang habang binabanata ni Carl TZ. Si Baneta na. Si Oh My Venus. Bravo, Echo si is targeting this tower in the bottom side. Alam nilang wala na si Wise, kaya si inugo pa rin nila ang Reyna. Tabere first Han. Blood ay mapupunta kay Boy Tusok, Carl TZ. Red! First blood natin. Kamunti ka pa si Super Red. And again, almost 4 minutes bago natin nakita. And bottom lane pa yon. Now Echo is at 1.3k gold lead. All I can say is Blacklist International, parang medyo nare-restrict ang kanilang movement. Yeah, restricted talaga kasi hindi nila kaya labanan. Number one yung front line, oh, ng Echo. Nandiyan, yes, si Carl TZ at Reyna Sanford. And wala rin silang access pa sa backline ng Echo dahil na nandiyan pa si Sanji with the Farsa. Yung Feather Airstrike, malaking problema to para kay Wise at pa rin rin kay Super Red. Pero again, everything ties up to what Blacklist wants to do. Gusto nila is medyo defensive yung kanilang gameplay. Yeah. Kahit sabihin natin yung mga hero sila dapat designed na maging aggressive early game, talaga hindi kasi nila kaya yung Echo. Pero Turtle, team fight yata dito para sa ating dalawang teams. Okay, may babanata si Sanford dito with the zone. Nice zone mula kay Sanford. There's that death zone nata na ilalabas ni Wise. Pero ang target lang ng Echo doon ay Turtle. Sabay nakabatsak pa sila ng tower sa bottom lane. So Echo, slowly taking momentum sa larong to. Objective after another objective para sa Echo. Nandun ang disiplina, pero objective para kay Yaoi is to take OMIV, Benny Cutie, sakto doon. Wow. Ang kanyang mga angles. Yaoi from out of nowhere.
They know now. Dead skin si Venus. 5 seconds. They will definitely take this tower. Laser snipe. Hindi tatama. Pero okay lang. Sabi ni Carl DC. Ako na lang muna. Ayun na yung knockback na meron si Super Red. Kalati na lang buhay ni Carl DC dito. Pero may pugita. Si Yawi. Ay, pumasok. Para pumasok. Lahat. Ultimate mula kay Benny. Benny. Sa Benny. Flicker. Normal hits. Mula sa Nibiru. Makakil lang isa si Edward dito. Pero worth it ba yun? Para sa side ng Blacklist International. Kukuha pa ba sila ng isa? Mukhang hindi na. They will manage to defend the tower in the mid lane. Pero ang daming nakuha ng Echo. Grabe si Benny Cutie. Now at 1-0-2. At mga moments na nagkakaroon ng T-fight. Saktong-sakto lang din naman. May mga bullets na nanggagaling para dito sa side ng Echo. 3.4K gold lead para dito sa team na to. And for the side of Blacklist International, alam mo yun, gusto nang gumawa ng play. Pero nandun pa rin lagi ang Echo. Hindi makagalaw ang Blacklist International ngayon, kahit anong gawin nila, nasa harap nila ang Echo. And again, you've mentioned yung growth ni Benny Cutie magiging threat dito kasi yung sniper damage, lagi nila tinatarget si Wise. Yeah. And ang daming long-range weapon or long-range kits ng Echo dito na kailangan sagutin pa ng Blacklist even though meron silang Cult Altar. Oh, Yawi, missed the ultimate. Oh, ang maganda dito sa side ng Echo, hindi nila tinitipid yung ulti ni Yawi, hindi nila tinitipid yung Bea and Atlas combo. Kahit hindi tumama, basta't nagko-cooldown yung mga spells ng Blacklist, okay sila. Kahit si The Queen kanina, no? Sabi ni Venus, di naman uulti to eh. Pero free ni Keran, inultihan kagad. Yes. Kumbaga, ang philosophy ni Yawi dito, nagko-cooldown naman yung ultimate ko eh. Bakit hindi ko gagamitin? Nagko-cooldown naman lahat eh. Oo, so gamitin na nagamitin. At dahil doon din na nagkakaroon ng movement from Blacklist International, hindi sila makahinga. Kasi ginagawa ng Echo, speak of di makahinga, hindi na pinalagpas pa ni Benny Cutie yung Tori doon. Sa may middle lane, and look at the movement from Echo. This is the third turtle na hindi nakasilip ang Blacklist International. And Echo right now, talaga na maintain at mas pinalagpas nila ang kalamangan nila against Blacklist. Dito mo masasabi na in the zone. Ayun na naman. Yung M4, eto na nilabas na naman. Fatalix! The combo is real! Walang namatay dahil sa Cult Altar, pero mukhang ubusin na nila. Dalawa lang. Pero nakita mo naman yung highlights. Combo, routine, todo. The Echo Express is here once again. Yawi again. Sinabi natin na kapag meron siyang ultimate, ginagamit lang yan na ginagamit. Meron doon flicker sumakto. Parang deja vu nakita natin doon dahil doon diin yung naging movement earlier nung nagkaroon ng mga paghilang plays. Now, Blacklist International, may kaya doon si Yue pero hindi sila makakagawa ng play against Echo. Hindi tumama yung spirit dito, Carl TZ. Gumago pa rin ang zone. Meron pa siya yung totoon dito. Mapapout na lang si Edward. Bennett's Rage coming in. But then again, talagang walang bawal magtipid. Kung ikaw ang Echo, bawal magtipid. Gastos kung gastos ng mga ultimate para lang magawa yung combo. Manjin, Chantel, 8 minutes pa lang. 7,000 gold lead for Echo. Almost 1K per minute ang nakukuha nila dito. And this is the macro battle. Nakukuha nila yung macro control, not through controlling the resources, but fighting into Blacklist. Alam nila walang capabilities ng Blacklist na lumabal ngayon. Kailangan pa nila maghabol pagdating sa items at pati na rin sa gold. Golden XP yung labanan. Mga Blacklist at Echo. Uy, kamatigan na naman. Pero ako, ewan ko kung ako lang nakakapansin, pero for Echo movement nila dito, parang ayaw nila mag-stay sa lane. Wala. Yeah. Ikot lang na ikot ng ikot. Clear na minion wave. Afternoon, gawa lang ulit ng play kaya hindi makahinga dito ang kanilang kalaban. Just look at that instantly. Makakasira na naman ng Torres sa top lane. 6-1 sa so almost 9 minutes sa ating laban. And this is a new breed of the Orcas dahil Ibe, aggression is real! Bursting Strike coming in from Carlin sa may Fatalix sa isa! Spent all that cash! Combo routine is real! Echo is doing it! 7.1K total dominance sa 8 minutes na laro to. Sabi ni Yawi, pre, kakarash lang! Kakarondo lang! Killable! Killable, man! Yung Blacklist International, hindi sila nag-worry kahit may Cult Altar si Oh My Venus. Kasi ang isispend lang nila doon sa Cult Altar ay yung ultimate ni Benny. Pero meron pa silang reserve AOE. Yeah. May ultimate pa si Sanji. So okay lang, sige. Dami. Pag Cult Altar ka, kahit mabuhay kayo, meron, kumbaga, yung damage namin, abot pa next game. Yeah. Actually, good that you pointed it out, no? Yung mga pwestuan ni Sanji, layo, lagi siyang malayo sa lapu-lapu. Edward, nahihirapan siya hanapin yung backline access against Echo. Kasi, isipin mo, pag tumakbo yung teamfight, once na lumabas na yung mga frontlines ng Echo, trabaho ni Edward na hanapin yung Farsi sa may bandang likuran. Pero napakaganda lagi ng pwesto ni Sanji kapag nilalabas niya na yung feathered airstrike. Oh, tsaka sobrang lalim talaga ng positioning niya ni Yawi every time. Kaya yung information ng Echo dito ay sobra-sobra pa doon sa kanilang pwedeng malaman against Blacklist International. Merong Lord na dadaan sa may top lane.
halos 10 minuto pa lang sa ating laban at hindi na makalabas ang Blacklist International doon sa kanilang base. So tingnan natin kung paano nila ito dedepensahan yeah. Dahil for Echo, nakapwesto na rin si sila. Pero sa middle lane, masisira na rin nila. Grabe. There's a reason why they banned out the Diggy. This ang sakit! This is the reason why priority ban ang Diggy. Dahil okay lang, basta't huwag niyong i-dodge yung mga combo goods kami. Men in the zone talagang M4 World Champions. And the Orcas, nararamdaman na nila na unti-unti na pumapasok Game 1. Nilabas na naman ang Octopus. Yawi, buksan muna para sa side ng Blacklist International. Yawi! Na, nahuli ang Reyna! Tinamaan ang Reyna! 9-1, Echo once again picking off one. At hindi na kinaya pa ng Purify dito para sa ng Blacklist International. Ganun na ang kasakit ang damage ni Benny Cutie. Grabe si Yawi, man. Kahit hindi niya na maka-altar, okay lang. Basta ma-hold niya sa pwesto. Grabe. Kasi isang diretso na lang yung titirahin ni Benny Cutie. Aray ko na. Wow! Oh my goodness! From down the town! Feathered Snipe! At ayun pa, triple on! At sabay may shotgun pa! Double kill para dito sa side ni Benny Cutie! 13-2! 10k gold lead! Mukhang tatapusin agad ang game number 1! Tower lock na yata para sa side ng Echo! Echo is doing it! ML na ML! At in the zone pa! 14-2! Isang malupit na dominating performance mula sa M4 World Champs! Echo again,